Kumusta po? Ito po ang San Diego. Dito po kami nakatira. Salamat po at tinalaw niyo ang aking channel. So, huwag kayo pong mag-change ng channel. Sana mag-subscribe po kayo. At makikita niyo po kung saan kami nakatira. Okay, subscribe and like. Thank you. Babu-babu. Tapos ko nga linisin yung kotse, pero kailangan ko naman ngayon na change oil para okay condition parati yung makina. And check rin natin yung isa, i-line natin ng konti yung truck, so at least magamit natin. Siguro bibilan mo rin muna natin ang takip dun sa likod, tarp muna para makapagtapon tayo ng basura. Step by step, pa isa-isa, focus muna sa isang bagay tapos susunod na naman. So, yep. Muna tayo. Yung coaches sa jack or sa ramp, so gawin naman natin na prepare na natin yung mga tools natin. Oil nga pala natin is nasa likod ng pump. So ngayon, try natin kung ano yung socket na pwedeng pumasok dito. Dito sa tate. Kailangan ko matutong ikaw ang lahat. Kasi kung sino matutulong sa'yo. Regards to may mekaniko. So lahat to medyo sablay.
Tingnan natin, 14, 9, 16, kailangan mas maliit pa ito, kaya mas malaki sa 1/2. So, ang hirap, no? So, ito yung ilalim, yung tatanggalin ko pa yun. So, ito drain natin ito dito. Kaya, kung sino man nagsasabi na alam yan, ha? Masarap siguro pumunta sa Tate, ganyan, masarap ang buhay. Yeah. I don't think so. Yeah, kumikita ka na malaki, pero ito, ganun pa rin. Mas mahirap actually. But anyway, nasa pagtsitsika rin naman yan eh. Kung ako sa mga kaibigan ko, o kaya mga kakalala ko, o kaya kapwa Pilipino, mas masarap pa rin talaga sa Pilipinas. Okay, meron tayong size 13. Tingnan natin kung kasukat. Ayun, sakto. Mahusay eh. Ngayon i-drain na natin yung oil. Yeah. Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Single-handed natin. Pero, i-pause lang muna natin, okay? So, ayun po. Nalungan ako na. Ready lang tayo dahil sa ito ay mag-i-splash ng konti. Natin kung oh hindi, hindi pa kaya. So bago kasi itong plug na ano ko, dahil last time naputol yung plug na binili ko. Oy, nakaka ano dito yung nakabit. Tapos ngayon ito katuwa, no? Yung trabaho dito save lahat kasi saan nga makakita, magbabayad ka sa Pilipinas, muro lang ito magpa-change oil dito. Nako, saan damakmak na pera. So kaysa bilhin mo o paggawa mo, ikaw na lang gumawa, diba? Yung mas matinding ano, tipid. Anyway, pause ko muna kasi ang hirap eh. Ayan po, success mga kaibigan. Ayan, tinabi ko muna dyan yung ano ko. Ayan, medyo may itim-itim, so kailangan talaga ng pagbabago sa oil. Okay, habang inihintay natin to, maglilinis muna ako ng konti ng tatawan ko. Tapos yeah, lalagay natin yung oil. Tanggalin natin tong filter. Siguro alam nyo na kung paano mangyayari dito pag tinanggal yung filter. So ito, hindi ko na to papakita, siguro kalat eh. Okay, mami na. So yan ha, tagpapit ko na itong oil filter doon sa oil filter socket na yan. So ang gagawin naman natin ngayon is prepare na natin yung oil filter para ilagay dyan. Merong technique at saka merong way para maayos itong oil filter mo, hindi magkaroon ng bubbles. Okay. So, una sa lahat, acquire nyo yung kung anong tamang oil filter para ito sa sasakyan nyo. Yan. Tsaka, isa pa, yung oil din. Dapat tama. Tama dun sa specification ng yung ano ito, ng sasakyan mo. So, sa ako na siguro i-explain to kung anong ibig sabihin na ito. Wala nga yun sa utak ko eh. Good day. Anyway, ito, tanggalin natin ito. Medyo, plastic, wala pa. Station, tape yung nalagay dito. So, nagkaroon ang butasya ng konti dito para at least may access nyo. Sila yung plastic. Save natin yung plastic kasi yun yung paglalagay natin ng basura natin. Kaya yung oil na
So ngayon, lagyan natin ang pansalo just in case na kumalat ako. Lagyan mo ng oil yung filter. Yan. Ayan, swish mo around mo ng konti. Diba kailangan dapat tumapon dito? As much as possible. I should dapat dun sa butas. Aso lang. Wala ako sa ayos ngayon eh. Ayan nga. Papatakang nga ako. Ayan. So. Ito na nga. Huwag sana ako magkalat. Yung rubber na to. Para. Hindi siya mag-kink. Alam niyo siguro kung anong ibig sabihin ng kink. Pwede kaya yung gumulo. Lagyan mo ng konting oil dito. Kasi sa ganun, dudulas siya dun sa pinaka-surface. O yung sa mating surface ng ano ito, ang engine ninyo. Tapos, sa kanyo ipasok. The reason why nalalagyan mo ng oil, kasi kung una, hangin yung ano, ito lang sa theory ako lang, sa akin lang para to. Yung filter kasi, haano yan eh, papel. Kung hindi basa, so nangyayari, baka mabutas dahil sa hangin. May pressure yung ano eh, yung sasakyan. Okay, mapunta na tayo doon. Tignan natin kung magagawa ko itong 100. Yun na, tumapon na nga ng konti. Yan. Kasi yung sinakto ko. Okay. Ayun, ay pumasok. Dulas. Ayun. Ito ba? Umapat naman. Sorry ah. Noobie. Kuha tayo na lang. Ano lang, paper towel. Ngayon alam ko, sabihin niyo yung ibang tao na yung aksaya ko, paper towel pa. Isa yung rugs kasi pag ano, lalaban mo, mahahawa yung ibang rugs na ginagamit mo. Kaya, sort out ako sa paper towel. Tsaka at the same time, madi-dispose mo yun natin yung oil. Okay! Papunasan natin muna. Para ikaw nga maganda. Pinasan muna. Ayan. Para maganda. Since wala ko yung sakit na ano, ito lang ginagamit ko. Ano kailangan mag-arbo eh. Ito. Ayan. Nagdududa ako sa ng konti. Dati-rati. Oh.
Okay. Buti na tinanggal ko ulit tsaka pinasok ko. Kasi ito mga to, yan, may iwan to doon sa engine block mismo. So, kailangan siguraduhin nyo nung tatanggal nyo to. Okay? So, tapon na natin ito. Okay. Balik tayo. Okay. So, make sure na meron kayong embudo dito sa ano nyo, para sa makina ninyo. Ngayon nga naman, kung kukuha kayo ng gamit, tapos hiyayin yung budo ninyo, yung takip, lagay nyo sa dito sa loob para walang pumasok. Tapos pagtatanggal, ano, check nyo, siguraduhin nyo walang nakalaglag. Okay. So yan, lagay na natin yung oil. Oh, sakto na yan. Alright. So isang ganito lang ang ano kailangan. Masyado malakas ang oil tong ano to. Sakyan, wala pa masyadong leak. Alam ko may leak ng konti. Pero ganun talaga sa katandaan ng sasakyan. Kaya magli-leak at magli-leak talaga yan. But anyway, habang nilalagay ko to, kung ang experience nyo kagaya na sa akin, yeah, comment kayo kung nakaka-relate kayo dito sa ginagawa ko. Alam ko siguro sana dumami yung mga followers na makapanood na ito. So kahit pa paano, mapigyan ko kayo ng tip. Mas lalo na yung mga Pilipino na bagong salta dito sa US. Yeah, at least meron na kayong ano ito. Heads up. Halos lahat dito. Kaya gagawin ninyo. Masaya. Kikita ka na malaki. Marami ka makikita. Makakabiyahe ka. Pero nandun yung lungkot. Gaya ko. Halos ng mga kaibigan ko sa Pilipinas. So, yun lang. Medyo lang. Tagal-tagal lang ang konti itong ano ito. Pagbuhos natin. Pero at least na yan, okay na yan. Tagal man. Pero at least nakasigurado tayo. Sa oil o sa lata o ano man, galon man, galon pala may drain ang gusto, pero okay na naman eh. Alright, yan, safe. Let's look at it. Napalit yung lalim. Ilagay ko na yung cover. Ilagay ko na rin yung ano, plug. Mamatay na itong camera ko. Wala nang battery. Anyway. So, hanggang sa muli. Kung may mga comment kayo, comment lang kayo. Subscribe para at least, you know, maging makabuluhan naman ito. Ilalagay ko ng video sa YouTube. Magiging regular na ako magpo-post. Para at least malibang-libang na rin naman ako. Kung wala mamanood, okay lang. Kung meron, salamat. Okay, hanggang sa muli.